So guys, magandang hapon. Ayan, nagbabalik po si Kuya Rolly TV Channel. Ayan, kumusta kayo guys? Ayan, ang gagawin natin ngayong hapon guys, tayo po ay magluluto ng ginataang alimango. Ayan po yun guys. Ayan, tunisan na kayo medyo madilim dahil gawa nung ano, makulimlim. So, lagyan natin ng ilaw. Ayan. So, ayan po yun guys, ang alimango ating lulutuin. Napakataba po niyan guys. Yan po ay babae. Nakagapos po yan. Ayan. So buhay pa po siya. Ayan, buhay na po siya. Yung isang ano niya, yung isang kagat ay natanggal dahil nagpupumiglas. So ayan po yung ating lutuin na ginataang alimango o mud crabs. Ayan, at saka ito po yung ating mga ingredients, ito yung gata, yung kinudgod na nyog. Dito po yung tinatawag namin, kung tawagin dito sa amin, yung butong. Or yung buko na medyo matigas, yung pang buko salad. Ayan, yan po yan. So kakayo rin po natin yan guys. At of course, sa mga paglulutong ginataan ay hindi mawawala ang ating ibang ingredients sa gaya nito. Ito po yung yerba buena, o ang tawag dito po sa amin ay pachilla, pampabango po yan. So, pirbango po yan sa mga niluto, lalo pagka sa mga ginataan na pagkain. Wow! So, yan po yung ating pampalasa. Of course, ay hindi mawawala ang sili. Ayan, sa mga mahilis dyan sa sili. Ayan, tayo po ay naglalagay lagi ng sili sa ganitong mga ginataan sapagkat ito po ay pampagana. Ayan, at ang sili po ay napakaganda sa ating katawan. Yan po ay naglilinis sa ating mga dugo. Ano mga guys? Ay sa mga dalubhasa. At of course, ito po yung ating dahon ng sibuyas na sariwa na ating pinitas. So ito po yung italagay natin mamaya. So ngayon guys, kukudgurin muna natin ang ito yung mura. Butong kung tawagin sapagkat ipapalaman natin yan dito. Bibiyakin natin yan. Alisin natin ang taba. Then ihahalo natin dito sa kinudgod na butong or buko mamaya. So ayan, so huwag kayong kukurap, huwag kayong alis sapagkat ito po yung ating buhay probinsya, buhay sa tabing dagat, kung paano tayo dito nasusurvive o nakakasurvive sa simpleng pamamaraan, sa kunting sipag at tiyaga ay makakalibre ka dito ng pagkain guys. Ito kung bibilin mo itong alimango, hindi ito bababa ng 200 pesos. Ayan. Kung bibili ka naman ng nyog, magkano ang nyog? Ngayon ay 25 yata o 30. At saka yung buko, kung magkakano. So dito sobrang isa guys, lahat po yan libre. Wala akong binayaran dyan kahit piso. Ito, nahuli lang po ito sa amin dito sa Bintol ng aking anak na si Brad Romel. Magaling po yan magbintol. Marami siyang alimasag kanina nahuli. Hindi ko lang ho napicturean sapagkat nagmamadali tayo. So ito na lang guys. Ayan. So kudkurin muna natin ang nyog guys, kudkurin natin muna. So ayan na guys, nakudkod na natin ang nyog na medyo malambot pa ng konti. Ito po yung gagawin nating panghalo doon sa taba ng alimango, mamaya makikita nyo, para maging lalong masarap. At of course, dumami ang mga kakain. Ayan, so umpisa natin ang pagluluto guys, ay yung paghahalo nitong mga ingredients. Okay, so kayong kukurap guys. So ayan guys. Okay guys, so ayan na po ano, atin na pong nahugasan ng alimango. At ngayon ang ating gagawin ay atin na pong alisan ng tali at bibiyakin na natin po ito. Yun, kawawa naman ano, pero wala tayong magagawa kasi ito yung tamang position ng pagluto. Yan. Okay, so huwag kayong kukurap guys ha. So ayan guys, nalalaban na siya. Alam nyo na. Ayan, tinanggalan natin ng sipit. Ayan o. Dalawa yung sipit niyan guys, dalawa. Ito yung isa, dalawa sila. So gawin natin ngayon guys, bibiyakin na natin. No? Bibiyakin natin. So ayan, biyakin na natin guys. Palakasan to, palakasan. Yeah! Kailangan malakas guys.
Mahirap biyakin guys, mahirap, mahirap pala biyakin. Yan, mahirap to biyakin ah. Gawin natin ng paraan guys. Ayan, tuloy natin guys. Ito na, bibiyakin na natin. Yan. Oh, guys. Oh, super taba. So, ayan guys. Grabe yung taba niya. So, ayan po yan yung taba niya. Ayan o, oh, yung kulay orange. Ayan ang talagang napakasarap niyan. Ngayon guys, kakayurin natin ang ano niya, ang taba niya, din ihahalo natin dito sa nyug. Okay. So, hiwalay natin muna ang katawan. Ito muna siya. Katawan. Medyo nahirapan tayo mag ano. Nahirapan tayo mag tanggal. Talagang ano, sariwa siya. Yan, so alisin na natin guys ang laman niya, yung taba niya, yung aligi. Yan, grabe aligi niya guys. Yan, yun po yung kulay orange na yun ng aligi niya. Yan, tatanggalin natin dahil ihalo natin dito yan sa kinayod na nyug. Ayan o guys, grabe ang taba. Okay. So ayan na mga guys, ano. So wala nang laman. So first time ko magluto na ito, ng ganito guys. First time lang. So kaya pinag-aaralan ko lang ayon sa mga sabi na ganito ang gawin ko daw. Okay, so hindi natin ito itatapos sapagkat lalagyan natin ito ng nitong nyug na kinunot na may halo ng kanyang taba. So, tatabi lang muna natin. So, ito rin naman guys. Tanggalan natin ng taba. Grabe ang taba guys. Ng alimango dahil babae ito. Oh, paalala dyan sa mga high blood ha. Bawal kayong kumain ng mga ganito. Yung mga high blood. Yung mga normal lang ang pwedeng kumain ito sapagkat sa ubod ng sustansya guys ay kaya nakakapag-high blood po ito. So ito guys, hindi natin ito hahatiin or anuman, buo lang ito. Kasi mamaya, pag nalagay ito, itatakip natin dito. Isusuli lang natin ito. Ay, baliktad, sorry. Mamaya, susuli natin. Okay, so ang gagawin natin ngayon guys ay atin na pong hahalu-haluin. So ayan na guys, nahalo na. Ayan o, kulay dilaw na o. Dahil sa taba niya guys. So ang gagawin natin ngayon ay talagyan na natin ng taba. Anong laman ito? Ganito na po yun. So kailangan siksik po siya sa loob. Sisiksik para masarap po siya. Yan, ganyan na po yan. Tapos, isasalang natin mamaya. At lalagyan po ng pure na gata ng nyug. O, ito na po. Wala na siyang taba sa loob halos. So, sisiksikan din natin guys. Para lalong sumarap. Yan, ganyan po yan. So, atin na po siyang pagtatakipin. Ayan, magiging ganyan na po yan. Ay, baliktad. Sorry. Baliktad na naman. So, magiging ganyan po yan, guys. Ayan, magiging ganyan po yan. At papakuluan natin ng pure na gata yan. Mamaya.
At mga ilang minuto lang ay maluluto na yan. Okay guys, so ayan na po yung hitsura niya. Tapos, ilagay lang natin ang gata na pure at saka natin isasalang. Ayan, saka natin ilalagay mamaya ang ating mga ingredients. Ano po? Ayan, kaya antabay po kayo guys. Masarap po ito. Grabe. So ayan guys, nalagyan na natin ng gata. Ayan. Inagay agad natin yung yerba buena or pachilla, pampabango, para pagkaluto niya ay malalangap agad ang amoy. So atin na pong isasalang ang ating alimango na linagyan ng butong onyog. Yan ang dito, ang tawag dito sa amin guys. Tapos mamaya pag maluluto na, lalagay natin ng sili na labuyo at saka yung dahon ng sibuyas. So okay, so isasala na po natin guys. Okay guys, so ayan na po. Ayan, kasalang na po yung ating alimango, no? So ayan na, papakita ko ulit sa inyo. Wow! Uy! Mamaya punta kayo dito guys. Ayan, tapan natin muna at tayo natin mga 5 minutes, maluluto na po yan. Okay. Ayan, kaya huwag kayong kukurap. Ihanda nyo yung mga kanin dyan guys. Guys, tingnan natin ha. Wow, kumukulo na guys. Ayan, malapit-lapit na po yan. Yahoo! Ihanda nyo na ang inyong mga sinaing dyan, mga guys. Papalaban tayo ng kainan. Wala muna ng diet, guys. Hab-hab muna tayo ngayon, hab-hab. Ayan, so antay tayo, antay. Saglit na lang to. Ayan guys, so malapit na maluto. Lagyan na natin ng pampabango. Daw ng sibuyas. Peng, 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 peng. Ayan, so malapit na. Ayan guys, so luto na po yan. Thank you for watching guys. So, hindi ko na may papakita sa inyo yung paghain dahil wala ng oras ha. At saka ano, mahaba ng video, 12 minutes na to. So yan lang guys ang technique ng kung meron kayong alimango, yan ang gagawin nyo. Sundan nyo lang yung video. Napakasarap po nito. At sigurado pati si kumare mo, ubianan mo, sasama na sa'yo. Ayan, thank you for watching guys. Bye bye.